Hi guys! Another day, another recipe vlog. Kung nagustuhan nyo ang ating unang nagawa, yung homemade lumpia with cheese, tsak magugustuhan nyo din ito. Lilito pa ako kung paano ko to papaabutin ng 2 o 3 araw. Ito na lang yung natitirang stock sa bahay. Itong 2 lata ng tuna. Habang nagmumuni-muni ako, bigla kong naisip na meron pa pala akong tirang carrots at saka patatas. Habang nag-iisip ako, buti na lang may dumating na parcel. Ang akong idea kanino to at hindi naman ako nag-order. Ito pala ay from Chef Eli TV. Thank you, Chef, at natanggap ko na. Ito pala ay t-shirt. May logo ng TikTok tapos nakapangalan sa kanya, The Chef Eli TV. At eto na nga, uumpisahan na natin ang paggawa. At ayan lang yung mga gagamitin natin. At syempre, kakailanganin din natin ang ating food processor. Ayan, at nilagay ko na yung isang carrots tapos hiniwa ko lang siya. At start na natin paikutin. At hindi ko na siya pinino ng mabuti. Ganito lang is okay na. Naglagay na din ako ng sibuyas at saka ng bawang. Ayan, at i-grind pa natin yan. Na siya pipinuhin ng mabuti para may nakakain pa din tayo ng matigas-tigas. Ayaw ko kasi nung wala akong nangunguya. At ayan, nilagay ko na nga yung 2 lata ng tuna. Ikot ko lang siya ng sobrang bilis lang. At okay na yan. Tapos in-scrape ko lang. And maghahanda lang tayo ng isang malinis na bowl. Ita-transfer lang natin yung mga nagiling natin kanina dito sa bowl. Ko pala sinama yung sabaw ng tuna, ha. And maglalagay na din ako ng 1 cup ng flour. Sinala ko lang siya para masala yung mga buo-buo nito. And naglagay na din ako ng paminta, ng garlic powder at ng mga pampalasa. Uulitin ko, wala pa akong exact measurement ng mga pampalasa na nilalagay ko. And naglagay na din ako ng 1 whole egg and konting patak ng olive oil. At ayan na nga yung na-mix natin kanina. Nalo ko lang siya ulit and kukuha na din ako ng 1 malinis na piping bag. Sa din ito sa pinakamabilis na way paano maglagay ng mixture sa ating lumpia wrapper. Hindi mahirap at saka hindi messy. Ika-cut lang natin yan sa dulo. At ayan na nga, maglalagay lang tayo dyan ng lumpia wrapper. Tapos ipapipe lang natin yung mixture natin gamit yung piping bag. And maglagay na din tayo ng cheese. At huwag niyong kalimutan na magbrush sa lumpia wrapper ng tubig na may halong cornstarch. Para hindi madaling mabutas yung lumpia wrapper, pinahiran ko lang pala yung buong wrapper. And papahiran ko din yan para siya na din mismo yung magiging panglock ng ating lumpia wrapper. So ayan, paulit-ulit lang na ganyan yung gawin nyo hanggang sa matapos nyo lahat. Bet ko talaga yung lumpia na may cheese. Kakadagdag talaga siya ng sarap sa lumpia. Gamit ko palang cheese ay Eden. Turn yan is magpapainit na tayo ng mantika sa kawali. Ayan na nga yung mga natapos natin. Medyo madami talaga siya. Aabutin talaga ito ng 2 o 3 araw. At iset nyo yung apoy sa tamang lakas lang. Madali lang itong maluto. Kaya hindi na natin kailangan ng malakas na apoy. Ayan, kapag sigurado na kayo na mainit na yung mantika, tsaka na natin ilalagay yung mga lumpia. Kapag nilagay nyo na yung lumpia na hindi pang mainit yung mantika, hindi magiging crispy yung kalalabasan. At yung pagpahid natin ng tubig na may cornstarch, nakakatulong din yon na pagiging crispy ng niluluto natin. At ipaikot-ikot nyo lang para maluto talaga yung both side. Ang pagluto ko ng lumpia ay by batch. Hindi ko na siya masyadong dinamihan para talagang maluto siya ng mabuti at naiikot ko talaga sila. Pansin ko kasi kapag niluto ko sila ng maramihan, hindi talaga nagiging crispy. Parang nag-aagawan sila sa init. Ayan na nga yung first batch. Luto na yan. Tapos nilagyan ko lang pala ng paper towel para masip-sip naman yung mga excess oil. Ayan na nga. Habang niluluto ko pa yung iba, eto ay bubuksan natin. Ayan natin kung ano yung itsura sa loob. Cut na lang natin kasi sobrang init. Sobrang luto nga nito habang kinakat ko. At ayan na nga yung loob ng ating tuna lumpia with cheese. Hindi ko pala na ipakita kanina. Nilagyan ko siya ng konting patak ng lemon para naman hindi siya malangsa. Subukan nyo din ito, tsak na magugustuhan nyo. Ito na nga yung 2nd araw. Ang dami pa ngang natira. Banga, nirap ko ng pahaba.
At ayan lang, sana nagustuhan nyo ang ating recipe vlog ngayon. Thank you!